Habang naghahanda ng agahan si Aling Nena sa kusina, e pumasok ang ina niyang si Aling Bering at nagtanong, "Sino ba yung tumawag at ang aga-aga naman?" "Eh, kasama ni Renz sa trabaho na inang." Sagot naman ni Aling Nena na hindi man lang tiningnan ang ina. "Eh, ano bang sinabi? Eh, kamusta na bang apo ko roon?" Pagpapatuloy ni Aling Bering na dahan-dahang humihigop ng kape. Napatingin si Aling Nena sa kanyang inang at natahimik saglit. Sa naging usapan nila ni Jason, kinutuban siyang may nangyaring hindi maganda sa anak na si Renz. Tinawagan din niya si Renz kanina at nakailang beses na sa pagtawag, walang sumasagot. Kahit pa ang text message niya ay wala ring nakuhang sagot. "Baka may nangyari ng hindi maganda sa apo ko, ha? Nena, kung nabubuhay lang ang asawa mo, ay hindi kailangan bang magtrabaho na rin sa iba dahil alam kong hindi papayag yun." Dagdag pa ni Aling Bering. Matapos ang usaping yun, nagpaalam si Aling Nena sa kanyang ina na mamamalengke na muna. Bit-bit ang bayong na palagi niyang ginagamit sa pamimili, nagtungo na siya sa palengke. Habang nasa daan, napapansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Matao naman sa daanan at marami siyang nakakasabayan sa paglalakad, pero nanaig pa rin ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Dahil sa kutob na yun, ay mas binilisan pa niya ang paglalakad. At nang makarating sa sakayan, ay agad-agad siyang nakisiksik sa isang tricycle. Nakahinga naman siya nang makalayo na ang sinasakyan. Pagkarating sa palengke, mabilisan niyang binili ang nasa kanyang listahan at hindi na nag-aksaya pa ng oras dun. Umuwi na siya kaagad pagkatapos. Pagdating ni Aling Nena sa bahay, nagtaka siya dahil napakatahimik at nakapatay ang radyo na palaging nag-iingay. Tinawag niya si Aling Bering habang inaayos ang pinamili sa kusina. Subalit nakailang beses na siya sa pagtawag, eh wala pa rin sumasagot. Tiningnan niya ang kwarto ng ina at laking gulat niya nang wala siyang ibang nadat nandun kung hindi bumabahang dugo sa sahig. May pumapatak ng dugo mula sa bubungan kung kaya't napatingala si Aling Nena. At doon lamang siya napasigaw nang nakita si Aling Bering na wala ng buhay. May tali pa sa liig at kalahating katawan na lamang ang natitira. Habang hindi mapigil-pigil sa pagsisigaw si Aling Nena, nagsilitawan sa kanyang harapan at likuran ang mga naglalakihang aso, at kalaunan ay nagpalit anyo at naging mga nakagigimbal na aswang. "Sino kayo? Anong kailangan ninyo?" Takot na takot na tanong ni Aling Nena sa mga to. Salip na sagutin, e pinagpiesta nila si Aling Nena hanggang sa buto na lamang ang natira. Hindi pa nakontento, pagkalabas ng bahay ay walang awang sinunog ito ng mga nilalang. Sa lihim na paraan, nangyari ang pagsalakay kung kaya't wala ni isa sa kanilang kapitbahay ang nakapansin. Nalaman na lamang nila na nasusunog na ang bahay nila Aling Nena, at saka pa lamang rumisponde ang taong bayan. Ngunit huli na para maisalba ang buhay nila Aling Nena at Aling Bering. Lando? Hindi makapaniwala si Renz
na sa una pa lamang ay isang taksil si Lando. At hindi niya yun namamalayan. Kahit pa man may pagkakataong hindi sila magkasundo, ay tinuring pa rin na rin na isang tunay at isa sa pinakamalapit na tao sa kanyang buhay si Lando. Ako nga, bata. Sagot ni Lando at nagpalit ng kanyang anyo habang humahagalpak ng tawa. Paano? Paano mo nagawa to? Sunod-sunod na katanungang ibinato ni Rince habang kaharap si Lando. Naanimoy kinikiliti ng 10 demonyo sa kakatawa. Sumeryoso si Lando at tinitigan si Rince. Wala kang kasalanan, bata. Pero ikaw ang susi para mapagtagumpayan ko ang matagal ko nang inaasam. Naningkit ang mga mata ni Rince sa pinaghalong galit at hindi pagkaintindi sa sinabi ng kausap. Habang nakatingin kay Lando, lumihis ang paningin ni Rince sa lalaking nakatayo sa gilid na may nakakalokong ngiti at mapangutsyang tingin. Naikuyom ni Rince ang mga kamao habang matalim na nakatitig sa lalaking yan. Si Alfonso Reyes na siyang pumatay sa kanyang ama. Ano ba talagang kailangan niyo? Matigas na tugon ni Rince na siyang ikinatigil ng lahat. Talaga bang nagmamadali ka, bata? Paano kung panoorin mo muna ang pelikulang inihanda ako para sa iyo? Sininya sa Nilando si Alfonso. At ilang sandali pa, may dala na itong laptop at ipinuwesto sa harapan ni Rince. Ilang segundo pang lumipas at umeri na ang tagpong sinalakay si Aling Bering habang nagpapahinga sa kanyang kwarto. Mahimbing na natutulog ang matanda at hindi na malayan ang bigla ang pagpasok ng tatlong nilalang. At hindi na sila nagsayang pa ng oras at agad na ginilitan sa leeg ang matandang natutulog. Pinutol ang kalahati na itong katawan. Isinabit sa bubong ang iba pang parte habang pinagtutulungan naman nilang kainin ang iba pang parte nito. Kasunod na napanood ni Rince ang kung paano tinapos ang buhay ng kanyang ina ng tatlong sugo ng demonyo. Hindi kinaya ni Rince ang napanood. Napapikit na lamang ito sa labis na galit. Sumisikip ng sumisikip ang dibdib niya sa sakit habang sinasaksihan ang pagkamatay ng mga mahal niya sa buhay. Habang nakatuon sa laptop ang mga mata nila Lando at Alfonso, pati ng iba pang nakabantay sa kanya, itinipo naman ni Rince ang kanyang lakas. At nang makabuelo, buong puwersa niyang pinakawalan ng sarili mula sa pagkakagapo sa mga nagbabagang kadena. Naalerto naman si Lando at hindi hinayaang tuluyang makatakas si Rince sa kanilang mga kamay. Hinarap sila ni Rince at buong tapang niyang itinumba ang mga tauhan ni Lando at Alfonso. Gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas. Subalit nang si Lando na ang kanyang nakaharap, ay hindi na umubra ang kanyang taktika. Tumaob si Rince at napasubsob ang muka sa kongkretong sahig. Duguan at hinanghina na. Isang atake pa lang ni Lando at nabuwal na siya. Pinagtawanan lamang siya nila Alfonso at Lando dahil hanggang ngayon daw ay mahina pa rin si Rince
halatang kulang sa pagsasanay ng kanyang kapangyarihan. Hindi na bali bata. Sa oras na pumayag kang umanib sa amin, ituturo ko sa'yo kung paano mapalabas yung kakayahan mo. Sa ngayon, kailangan muna kitang ibalik sa iyong kulungan. Sad ni Lando at walang kahirap-hirap na kinaladkad si Renz at ibinalibag sa isang silid na sinalo naman ng mga nagbabagang kadena. Binalingan ni Lando si Alfonso at nag-usap silang saglit at binigyan ng ilang paalala. Patunayan mo ang sarili mo, Alfonso. Huwag mong sayangin ang oras ko sa pagbuhay sa iyong muli. Dahil kapag pumalpa ka na naman ngayon, ako lang tatapos sa iyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Isang ngisi naman ang isinagot ni Alfonso Reyes. Huwag kang mag-alala, Panginoong Samael. Hinding-hindi kita bibiguin sa pagkakataong ito.